Very blessed afternoon to each and every one of us. Okay, hindi na po natin patatagalin. Tama po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa isang Filipino brand. Sariling atin, gawang Pinoy. Kaya dapat proud na proud po tayong pag-usapan ngayon ang Radio Wealth. Malamang ako po, inaamin ko po, as a millennial, hindi ko po alam ito. Nag-research po talaga ako. Pero nakaka-proud po na, maski hindi ko ito inabutan, na nakaka-proud po na sikat na sikat po pala itong brand na ito nung araw bago pa po pumasok yung mga ibang mga brands mula sa ibang bansa dito sa ating bansang Pilipinas. Talagang tinangkilik po ito ng mga kababayan natin. Okay? Umpisahan po natin. Radio Wealth. Ito po ay itinatag noong 1930 ng isang lalaki na nagngangalang Mr. Domingo M. Guevara. Okay? Nang si Ginoong Guevara po ay pumunta rito sa Maynila, siya po ay nagtayo ng radio repair shop. Okay? Radio repair shop. Alam po ninyo, ayon po sa kwento, nagkaroon po siya ng problema tungkol sa lupa doon sa pinanggalingan niyang province. Nagkaroon ng dispute. So because of that, nagdesisyon siyang pumunta rito sa Maynila para dito po hanapin ang kanyang kapalaran. Talagang napakabait ng Panginoon, hindi po niya akalain na ito po. Okay? Ito po ang magiging daan ng kanyang tagumpay. Okay? Siya po ay nagtayo ng radio repair shop noong una. Kasi alam po ba ninyo, maski nung nasa province pa lang daw po itong si Ginoong Guevara, talagang mahilig na po siya sa mga transistor radio or anything that has something to do with electronics. So, siya po ay talagang merong passion. Ito po yung sinasabi ko po na pag may passion ka sa isang bagay, talagang yun ka. Di po ba? Kaya sabi ko nga po dito sa mga gagawa ko yan ng YouTube channels nyo, dapat yung YouTube channel na yan ay ikaw. Dahil kung ano ka, yun talaga. Ganon din po siya dito, si Ginoong Guevara. Talagang mahilig po siya sa mga radio and anything that has something to do with electronics. Okay? So, hindi niya akalain na sisikat po siya sa larangan ng electronics. Okay? Dito sa ating buong bansa, na talagang natutuwa po ako dahil tinangkilik po ng mga kapwa natin Pilipino. Okay, dahil po sa pagkakabuo nitong Radio Wealth, ito na po, pass forward tayo. Dahil nabuo na po itong Radio Wealth, si Ginoong Guevara ay naging isa sa mga pinakamayamang Pilipino noong kanyang kapanahunan. Tingnan nyo nga po naman. Umalis ka doon sa pinanggalingan mong province, then pumunta ka rito sa Maynila, and then ito po ang nangyari. So, alam nyo, na-bless ako sa kanyang buhay. Na it's, wow, it's very amazing. I was amazed, no? Okay. Sana po natin sa kanyang mga unti-unting pag-angat ng Radio Wealth. Ito po, taong 1935, okay, nag-start na po sila ng importation at distribution ng mga radio sets. Ito na po yung mga transistor radio, lalagyan mo ng baterya, tapos bubuksan mo. I think, hindi ako nagkakamali, AM pa lang dati. Kasi tignan mo, 1935 pa lang, wala pang FM that time. So AM radio siya. And during that time, syempre alam po ninyo ang technology po, sa paglipas po ng panahon, bahagya po nagbabago. Ito pong narating natin ngayon, itong present na panahon natin ngayon, kung may mundo pa, halimbawa 100 years from now, tatawanan na lang po itong mga technology na meron tayo ngayon. Ganyan po talaga ang buhay. Ganyan po talaga ang buhay sa mundo. Nagbabago po lahat. Okay. So, noong 1935, nag-start po sila ng importation at distribution ng mga radio sets. So, tinangkilik po ng mga tao. At hindi po nagtagal, after 16 years, 1951, nag-launch na po sila ng assembly of radio sets. Ito na po, assembly of radio sets. Iba't ibang klaseng radio sets ang pagpipilian mo. May mga brand na nakalagay, Radio Wealth, ayan na. Ibig sabihin, talagang mas nag-level up na po sila during this time. So, kaya dumating po ang 1955, ang Radio Wealth po, ang first na nag-manufacture ng, ano po, TV sets.
dahil sa success, nakaka-bless, dahil sa success po ng kanilang pagdidistribute ng mga radio o mga radios, transistor radios, sila rin po noong 1955 ang kauna-unahang nag-manufacture ng TV sets sa buong Pilipinas. At ako po ay natutuwa kasi sa history po pala ng pagmamanufacture ng television dito sa ating bansang Pilipinas na minamahal ay Pilipino at gawang Pinoy ang nauna. Thank you, Jesus. Salamat po sa katotohanan yan. 1956, ito na po. Excited po talaga ako. Inumpisahan na po nila ang pagmamanufacture ng mga electronic components. Okay. Plaka players or record players, vinyl record players, transformers at iba pa. Tandaan po ninyo, noong 1956 po, nag-uumpisa na pong lumabas dito yung mga console. Yung para siyang cabinet na malaki, merong TV sa baba, tapos may plaka player sa ibabaw, may dalawang speaker na malalaki sa magkabilang part. You know? And ito na po talaga yung masasabi nating papunta na po tayo doon sa golden age ng plaka. Kasi aminin po natin noong 50s, hindi pa rin po ganoon katindi ang pagtangkilik ng mga tao sa plaka. Sapagkat iilan pa lang po mga artist noon na sikat tulad ni Elvis Presley, Harry Belafonte, Doris Day, at iba pa. Wala pa po yung rock and roll era. Aminado po talaga ang music industry na nung pumasok ang rock and roll era, ito po yung 60s na po yan, hanggang late 70s. Yan po talaga yung golden age ng plaka. Ganun pa man, ha? Pilipino pa rin po ang unang naglabas dito ng mga console na inumpisahan po nitong Radio Well. So, may mga nabibili na rin pong plaka. Actually, ang mga plaka po sa Raon, nandyan na po yan. I think dekada 40 pa lang po may mga plaka na po sa Raon. Okay, talagang yan po. So, nandyan na po ang mga bilihan ng mga plaka sa Raon. Kaya, bibili sila ng Radio Well. Binibenta rin sa Raon yung mga ilang Radio Well na malalaking console during that time. So, masaya po sa Raon during that time. So, ayan po talaga. Naglabas din po ang Radio Well ng mga Transformers noong taon ng 1956 at iba pa. Siguro kasama rin po mga ibang ano diyan yung mga amplifiers and all that, you know. Then 1958 po, nagmanufacture po ang Radio Well ng yanjaran air condition. Nakalagay dito room air conditioner, pero air condition po 'yan. So nakita nyo? Talagang nagle-level up po ang Radio Well, no? Nagre-level up. So 1958 may air condition na po. So ako, aminin ko po, hindi ko po alam kung kailan po lumabas dati ang air condition sa Pilipinas, pero ngayon nagkaroon na po ako ng idea. Oh, 1958 po pala, meron na po pala ang air condition. So meron na pala tayong cooler. Kung naiinitan pala tayo, we can immediately have a good feeling dahil kung papasok ka doon sa room na 'yon na may aircon. Wow, thank you Jesus. Okay, noong 1963, nag-manufacture din po ang Radio Well ng mga local television tuners. Pero ito po, may kapahintulutan ng standard callsman mula diyan sa bansang Estados Unidos o Amerika. Ibig sabihin po, meron pong parang patent o copyright. Parang ganun po, something like that. So, may kapahintulutan naman po para ma-i-distribute ito mga local television tuners. Okay. Ako sa totoo lang po gusto kong makakita ng personal ng mga ito. Hahanap nga po ako sa YouTube kung meron pa mga old Radio Well na mga TV. Masarap lang pong panoorin kasi talagang wala po akong alam dito. Nagustuhan ko lang po talaga ito kaya blinag ko po sa inyo. 1965, pinakilala po nila ang cold point refrigerators. Wow! Talagang nag-level up po. Talagang ito. Alam niyo po ba, during the 60s and early 70s, bigatin po talaga kayo pag meron kayong refrigerator sa bahay. Hindi lahat daw, according to sa matanda nakausap po rito, isang lola, bigatin ka during that time pag meron kang refrigerator. Talaga. Ibig sabihin, at saka mga refrigerator ngayon, hindi ganyan kalilit. Kung sa amin, ang liit-liit po, kulay. Ewan ko anong kulay po yan. Basta nung araw daw po puti, ang refrigerator pure white siya, maganda, malaki. Teka lang po, inalan po ako ng Pepsi. Mainit po rito. So, ipinakilala po nila ang cold point refrigerator. So, wala po akong idea kung ano yung cold point refrigerator na yan. Pero alam po lang po, naging successful po ito.
Kasi sabi ko nga po, talagang pwedeng sabihin mo na status symbol mo to, no? Bilang isang pamilya na meron kayong refrigerator during that time. Wow, wow, heavy, bigat. At saka yung placa player, yung console na malaki, maganda po yan pag may ganun ka dati. Talagang, wow, may sinasabi yung pamilya. Parang ganun naman po. Hindi naman po nagyayabang, kundi parang, wow, maganda po, maganda. Nai-enjoy mo yung mga bigay ni Jesus na dapat i-enjoy. 1969, ipinakilala po nila ng Radio Wealth ang Apollo 19 TV with bubble screen. Nocturne LSD stereo with light and sound dioscope and the interlude AC/DC operated stereo. Ito pong Apollo 19 TV ay sikat na sikat po nung ilabas ito sapagkat ito po ay may pagka-portable po siya. May bubble screen pa po siya. So agad po talaga, alam po ba ninyo, napansin niyo po sa mga appliances, lalo na pag may pera po talaga isang tao, pag may nakita siyang bago, gusto niya meron uli siya. Hindi po ba? Ibig sabihin po, ang tao talaga ay walang contentment. Oh, pero talagang ganun po, diyan po talaga umiikot ang business sa ganyan po talaga. So nung Apollo 19 TV, talagang maraming bumili sapagkat ito ay napakaganda. Okay. Ano po itong Nocturne LSD stereo with light and sound dioscope and the interlude AC/DC operated stereo. Ito po ay parang console din po na may ilaw. Siguro parang disco light, parang yan. Ako hindi po ako sure dito ah, pero ito po ang inilabas nila taong 1969. Okay, taong 1969 din po nang mamangha ang buong Pilipinas sa The Professional Modular Super Solid State Component Stereo. Alam niyo po ba ito? Ito po ay malaki, maganda raw po ang tunog nito. Okay? At pag naglagay ka ng plaka dito, yung plaka mismo malalaglag na ng sarili, di ba? Yung karayom po, punta na. At ang tunog niya, wow, talaga po namang sabi po nila, pagka ganda-ganda raw po talaga ng tunog, pwede kang magpa-disco o pwede kang magpasayaw. O sayawan ang tawag dito, hindi pa naman disco, sa bahay mo. Ginagamit ito ng mga mayayaman, yung nagsasayawan sila. Tapos ang mga plakang ilalagay nila, yung mga pang-orkestra. Ang ganda raw po ng tunog nito. Taong 1969 nila ito inirelease. Okay? So ganyan po nung araw. Nung araw po, ang libangan ng mga Pilipino, bukod po sa panunood ng television sa bahay. I'm talking about sa bahay po, libangan sa bahay. Ay pagkatapos sila manood ng TV, bubuksan yung kanilang malaking console. Parang ataul nga po yung bubuksan. Magpapatugtog ng plaka. Tapos uupo silang buong pamilya, makikinig ng musika. Napakaganda po. Kasi po, may nakikita ka rin yung buong pamilya, nakikinig ng musika. Then, taong 1969, lumabas din po yung TV na Apollo 16 at Apollo 17. So, halos pareho din po ni Apollo 19, pero magkakaibang model. Okay, so ito lang po ang masasabi po talaga ng mga naka-experience dito. Ipinagmamalaki nila ito sapagkat ito po ay bukod sa quality na gawang Pinoy pa. Kayo, kung meron kayong alaala dito, paki-comment naman.